So ngayon mga boards, gagawa tayo ng tutorial, no? Gagawa tayo ng ice fly sa ating mooring line, Tristran mooring line. So ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng ice fly ngayon. So ito na yun mga boards, no? Ito yung tawag dito, Tristran. So Tristran, meron tayong tatlong strand dito. Ito mga maliliit, ito yung tawag dito, yarn. Ito yung yarn. Yung lobit na ginagamit natin sa mooring line, ito yung tinatawag nilang Manila rope, na hindi naman taga Manila. What? So yan, ganyan. Dapat kabuki ha. Basta rin, no? Dari na to? Diyan, diyan. Dukdukin rin. Sanay. Yan mga boards, medyo mahirapan dahil dyan kasi use na yung lobit natin. Medyo matigas na. Tsaka lagi nyong tatandaan mga boards, pag nag-ice flies kayo, yung unahin nyo sa Tristran, yung gitna. Itong sa gitna. Yan yung una yung ipapasok. Dari buhay lang sa likod ah. Kani. Bungkag na. So yan na mga boards, no, nakapasok na yung sa gitna natin. Dapat yung sa susunod na strand sa may bandang kaliwa, kaliwa kanan. Ito yung isusunod natin. Yan, tama yan boards. So medyo mahirapan tayo dito mga boards kasi matigas na yung lubit natin, matigas pa sa iyo. Tigas mo sa akin, boards. Anong matigas sa iyo? Tigas ko sa putin. So ayan mga boards, papasok na natin yung sumay bandang kaliwa. Tuyog, tuyog, tik. Ipit balik siya, hindi na mabira. Balik isa eh, balik. Ito isa ya, uy. Mana? Ya terus balik. Kano? Hilain, hilain. Oh, sige pala, Adria. Ituyok box. Ikot box. Yan. Ikot hila box. Ayan, nahihirapan tayo sa kalisod mga boards. Sugoy, kusgan, uy. Okay. So, yung pangatlo mga boards, dito natin yan kukunin, no? Plaster mo. Kusgan, eh. Kusgan na sa likod, no? Yan. Sige. Ihayang, ni. Itik kaya. Ito, no? Ito na yun siya, mga boards. So, dapat ito, mga boards, dito natin ipasok. Kusgan, ni. Teka, mali. Mali, mali, mali. Mali. So yan mga boards, yan yung pangatlong pasok niya. Ayan, medyo mahirapan sila dyan kasi sinabi ko lang eh, matigas. Ikaw Mr. Suabe, ano masabi mo? Kailangan suabe lang palagi. Kahit nahihirapan ka, okay lang yan. Swabe pa rin. Part yan ng ating trabaho eh. Seaman tayo eh. Swabe pa rin. Swabe pa rin. Seaman, balik ka. So yan mga boards, ito na yung nagawa nating ice flies kanina. Medyo magulo at hindi mo maintindihan kasi buhol-buhol yung mga yarn niya. So gagawa na lang tayo ng tutorial. Gagamitin natin yung maliit na tali para medyo malinaw yung pagkakuha. Ito na mga boards, may tali na tayo. Gagawin na nito yung ice flies. Una, sunugin natin yung dulo para hindi magkabulbul.
So ito yung ano niya mga kabobirds, ito yung strand niya, three strand. Pareho lang kayo na sa ginagawa natin, yung mga mooring rope natin, malaki lang yun, pero yung paggawa ng high splice ay pareho lang. So ganito yan. Tatalian natin dito kung saan tayo magganyan, kung sakaling ganyan, ha, ganyan kaaba. So tatalian natin dito para hindi maano siya. Gamitan natin ang electrical tip. Ito na yung itsura niya mga birds. So ngayon, ikaw na yung bahala kung gaano kalaki yung gagawin mo sa kanya na mata. Ikaw na yung mag-adjust. So pwede mong liitan o pwede mo ring lakihan. Yung ginagawa natin kanina is para sa bullard yun. So medyo malaki yung mata niya. So kung sakali ako, ang gagawin ko malaki. Ganito yan. Unang-una, hanapin mo yung gitna. So ito. Tapos, ipasok mo. So ganyan yung mangyayari sa kanya mga birds. So yun mga birds, napasok na natin sa gitna. Susunod natin is yung sa may kaliwa. Ito. Susunod natin. So dapat mag-u-over tayo ng isa. Kung saan siya lumabas, doon natin ipasok itong sa kaliwa. So yung mangyayari sa kanya ngayon, ganyan na. Yung itong sa kanan, dito din natin ito. Ipapasok kung nakikita nyo itong huli, ito. Dito natin siya ipasok. So ganyan. Yung mangyayari sa kanya ng rewards is ganyan na. Naka-triangle siya. Tapos balik tayo sa una, pasok na naman natin dito sa taas. Ganyan mga birds. Tapos yung pangalawa, kailangan mga birds, mayroon siyang i-under na isang strand. Yan, ganyan. Tapos, yung sa huli. Itong sa huli, kung nakikita mo yung dalawa na yan, tapos yung isang strand na nandito sa taas, dito mo siya ipasok. Ganyan. Yung din tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang natin yung pasok. Huwag mong kalilimutan na dapat yung isang strand ay nasa ilalim bago siya ipasok sa susunod.
tulog lang tayo. So ayan, ito na yung ice splice natin mga birds. So mga birds, kung may naitulong sa inyo ang video na to, huwag nyo nang kalimutan i-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga bagong video na upload ko. So hanggang dito na lang mga birds. Maraming salamat.